Hindi ko namalayan na naka 1 month na pala itong investment ko sa aking Investa account. At kaya naman gusto kong i-share sa inyo kung ano na ba ang lagay or ano na yung update dito sa aking Investa account. So kung interested ka, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? At lalong-lalo na sa mga kababayang OFW, hello po sa inyo, kamusta po kayo? So in this video ay mag-update lang ako about investment natin dito sa ating Investa application. So kung baguhan ka lang at hindi familiar sa Investa application na to, ay may mga videos na po ako nasa playlist po. Panoorin nyo lang po after ng video na ito. Dahil ito po ay pwede nating gamitin para maging option kung saan pwede nating ilagay or pwede nating pag-invest sa ng ating ipon, lalo na po sa mga kapwa nating OFW. So ito po yung pwede nyong maging option kung saan nyo pwede ilagay yung inyong pera para hindi lang nakastock sa banko at para mas may potential na mag-grow yung inyong pera. So ayun nga, naka-isang buwan na siya. So bagong launch lang po itong Investa application. So sa ngayon po ay naka-public na siya, available na siya sa Android at saka sa Google Play at saka sa ano ba yun? App Store. So ayan, pwede nyo na pong ma-search yung Investa. May video na po ako how to open, how to activate, how to buy shares at ayun, eto nga mag-update na tayo kasi nga 1 month na tayo. Ipapakita ko sa inyo yung aking portfolio kung magkano yung kinita ko sa isang buwan. So maliit pa lang itong investment natin kasi ngayon pa lang nga tayo nag-umpisa at nag-umpisa tayo sa maliit. Kaya pwedeng-pwede din po kayo makapag-start for as low as 50 pesos ay pwede rin kayo makapag-invest dito sa Investa application. So piliin nyo lang yung mutual fund na ang minimum ay 50 pesos. So meron ding 1,000. So dito sa Investa application ay marami kang pagpipilian na funds na pwede mong paglagyan ng iyong ipon. So basahin nyo na lang po yung mga data or mga prospectus na about sa fund. Kung ano yung mapili nyo ay dapat nyong pag-aralan, dapat alam nyo kung saan i-invest yung pera para meron po kayong idea. And dito nga, ang aking pinaglagyan is yung PhilEquity Alpha 1 Fund. So, dyan ako naglagay at ito yung i-update ko sa inyo kung magkano na ba siya ngayon after 1 month. So, tara, let's at samahan nyo akong mag-screen record para maipakita ko na sa inyo kung ano na yung laman ng ating portfolio dito sa Investa account. So, andito po ako ngayon sa aking Investa dashboard at kung makikita nyo ay ito nga yung portion ng portfolio value. Ayan, or pwede rin dito sa baba. May makikita kayo dito sa baba. Ito, click nyo yung portfolio. And ayan, so kung mapapansin nyo ay meron siyang graph. So, nakalagay dito 1 month. So, pwede rin click natin 3 months. Ayan, pero 1 month pa nga lang itong aking investment sa aking Investa account. At pwede natin scroll down dito sa baba yung mga details. Ayan, sa ngayon ay ito yung aking profit, 13.66, and yung fund value na niya ngayon nga is nasa 2013.66, at ang cash in ko lang dito is yung 2000, kaya ang profit ko as of today is 13.66. And dito sa baba makikita nyo ito nga yung pinaglagyan ko ng pera ko, ito yung PhilEquity Alpha 1 Fund Incorporated at pwede po natin yung i-click para sa mga detalye. So ayan, at ito yung performance ng fund na ito dito sa 6 months, and pwede nyo i-click for 1 year, lalabas dyan yung performance niya for 1 year, 3 years. So, ayan. Or 5 years, kung meron na ba siyang 5 years. Ayan. So, dito muna tayo sa 6 months. Kasi ito yung pinakamababa. So, ayan po yung performance niya based sa time, 6 months duration. At ito nga yung ano, profit, 1 year profit, 3 year profit, and since inception, nasa 18.8% na yung naging profit or naging earnings nito. And kung gusto nyong basahin yung fund guide at saka yung attachments,
kung gusto nyong basahin yung mga data about sa fund na to, ito po yung i-click nyo. So, dahil nga ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay itong update nga. Kasi nga, naka 1 month na siya. So, i-click natin itong show more para sa mga iba pang detalye about sa investment na ginawa ko. So, ang average price ko is 1.1799 at yung current net asset value per share is ito 1.1880. So, positive siya or naka-uptrend siya ng 0.52%. Kaya, meron akong profit dito na 13.66. So, kung mapapansin nyo ay meron akong total ngayon as of today na 1,695 na shares. So, ayan yung nabili kong shares sa halagang 2,000 pesos. So, simula nung nag-invest ako, so, ito yung performance niya for the 1 month. So, kung mapapansin nyo po, ang pinakamataas na earnings niya ay umabot dito sa halos nag 50 pesos. Halos nag 50 pesos yung earnings niya. And then, nung nagkaroon nga ng war sa Ukraine and Russia, ayan, bigla siyang bumaba and unti-unti na ulit siyang pataas. So, ayan, ito po yung aking 1 month update ng ating portfolio dito sa InvestApp sa PhilEquity Alpha 1 Fund. And check natin dito sa records kung anong nakalagay dito sa records. So, wala pang total realized gains kasi hindi pa nga ako nakapag-sell ng aking investment. So, i-update ko na lang kayo ulit once na mag-sell at saka mag-cash out ako dito sa aking Investa account. Ang kagandahan dito sa Investa application ay makikita nyo mo yung mga detalye katulad nga nito, 1 month performance simula nung nag-invest ka. So, ayan. So, dito sa 3 months. So, ayan, wala pang 3 months kasi nga January 24 lang ako nag-start. So, ayan lang po muna for this video. So, ayan, nakita nyo naman po kung magkano na yung ating portfolio after 1 month. So, ayan po yung ating update for Investa investment account natin. At hanggang dito na lang po muna ang ating video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Hanggang sa next video. Bye-bye!